So mga lods, ito po yung ano, building na ano, labor. So tara. Later. So ayun kaibigan, kakauwi ko lang po galing sa labor office. Sa video kong ito ay i-share ko sa iyo ang naging experience ko sa pag-a-apply ng ating labor insurance retirement benefits dito sa Taiwan. So sa video ito ay ituturo ko sa iyo kung paano mag-apply at ipaliliwanag ko sa iyo yung apat na kailangan sa pag-a-apply ng ating labor insurance retirement benefits dito sa Taiwan. So una, sino po yung qualified sa labor insurance retirement benefits na ito? Pangalawa, saan opisina nila pwede tayo mag-apply at ano ang kanilang mga address na malapit sa ating mga lugar? Pangatlo, ano ang requirements na dapat nating dalhin sa pag-a-apply ng ating labor insurance retirement benefits na ito? Pang-apat, ano ang requirements na dapat nating dalhin sa pagbalik natin dito sa Taiwan upang makuha natin itong insurance retirement benefits? Yung apat na yan, kaibigan, ang paliliwanag ko sa iyo sa videong ito at dyan ka lamang po upang maunawaan mo kung paano mag-apply at saan tayo pwede mag-apply at ano ang kailangan nating dalhin sa pag-a-apply. So, dyan ka lamang po at umpisahan na natin to para matapos na natin. Ito po yung mga qualified sa labor insurance retirement benefits na ito. So, tayo pong mga foreign worker na nagtatrabaho dito sa Taiwan na kinakatasan po tayo sa buhay ng sahod. So, paano po natin malalaman na tayo'y kinakaltasan at qualified dito? So, makikita po natin ito sa ating mga payslip. So, kung makikita po natin sa payslip na meron po tayong contribution, so, ibig sabihin po ay tayo po ay qualified sa insurance na ito. Take note po, hindi po ito para sa mga 12 years lamang. Ito po ay kahit po 3 years ka lamang po dito sa Taiwan na nag-stay dito, ay you are qualified dahil po ikaw po ay nagbabayad ng labor insurance at kinakaltasan ka po tuwing buwan ng sahod. Pangalawa, saan opisina nila pwede tayo mag-apply at ano ang kanilang mga address na malapit sa ating mga lugar? So kabayan, kahit saan pong opisina ng labor ay pwede po tayo mag-apply. So kung hindi nyo po alam ang kanilang mga address ay ituturo ko po sa inyo at pupunta po tayo sa kanilang website at para malaman nyo po yung mga address ng opisina na malapit sa inyong lugar. So tara po! Tapos po, type po natin ang Labor Insurance Taiwan. Yan po. Pag nakita po natin itong logo na yan ng Bureau of Labor Insurance, click po natin. Tapos, ayan po ang kanilang website, Bureau of Labor Insurance, Ministry of Labor. So, i-click po natin itong nasa taas. Yan, hanapin po natin ang Public Service. Ito nasa taas. And then, hanapin po natin ang BLI, Local Office and Cities. So, ayan po, mag-a-appear dito yung mga office nila na malapit sa inyong mga lugar. Ayan po, marami po silang opisina. Okay, hindi lang po sa Taipei o Taoyuan ang opisina nila. Yan po, marami silang opisina. Yan po. Yan po yung mga opisina nila para po malaman natin kung anong address ng mga office na yan. I-click po natin itong plus. Ayan po, lalabas ang kanilang mga address. Yan po yung address nila, telephone number at fax number.
Pangatlo po, ano po yung kailangan natin o requirements sa pag-a-apply ng ating labor insurance? So kabayan, ay kailangan lang po natin nadalhin ay ARC lamang po upang ma-process po yung ating labor insurance retirement benefits na ito. So kung yung ARC nyo po ay nasa inyong broker, pwede nyo pong dalhin ang inyong health card dahil po doon din po naka-indicate sa harapan ng ating health card ang ating ARC number. So ako po ay yun po ang aking nadala dahil po yung aking ARC ay nasa aking broker. So na-process po nila yon dahil po ay naipakita ko po yung aking health card. Kabayan, kung ando na po tayo sa kanilang office, ay bago po tayo pumasok, kukuha po muna tayo ng number. Dahil true number po, dun po tayo tatawagin. And then po, pag natawag na po tayo, ay ipakita lang po natin ang ARC at ipaprocess na po nila yun. May ibibigay po sa atin na unang tatlong papel, yung tatlong papel po yun, kaibigan, ay nandun po yung paliwanag about sa ating labor insurance. So, yung pangalawang papel na ibibigay po sa atin ay doon po tayo mag-fill up ng ating pangalan through Chinese name and then ilalagay po natin doon yung ating number, CP number. At yun po yung ipapasa natin sa kanila. Kaya po maganda pong personal po tayo ang pumunta doon upang makapag-fill up po tayo at mailagay natin yung ating number. Yung pangatlong ibibigay po sa ating papel ay andun po yung ating pangalan, ARC number at computation ng ating makukuha at and then yung contribution natin sa loob ng ilang taon natin dito sa Taiwan. Yan po yung total computation na ibinigay sa akin na aking makukuha sa loob ng 6 na taon ko dito sa Taiwan. So yung total nito ay nasa 142,266 NT dollar. So, kung mapapansin nyo po, kaibigan, sa katabi ng 142,266 NT dollar na ito ay merong 23,711. Yan po, kaibigan, yung aking bracket per year. So, yung bracket na yan ay itatimes lang po yan sa kung ilang taon tayo dito nag-stay sa Taiwan. So, for example po, ay ako po ay 6 years dito sa Taiwan. So, itimes po natin sa 6, ang kalalabasan po ay nasa 142,266 NT dollar. Oh God! Times nyo lang po yun kung ilang taong kayo nag-stay dito sa Taiwan. Okay? Sa likod po ng papel na ito, kaibigan, ay nandoon po yung ating print out ng contribution natin kung ilang taon po tayo dito nag-stay sa Taiwan. So yung contribution po natin na yun ay hindi po yun yung binigay nilang computation. Magkaiba po. Okay, so huwag po tayong magbase doon sa ating contribution dahil sila po yung magbibigay kung magkano po yung total computation na ating makukuha sa loob ng ilang taon natin dito pag-stay sa Taiwan. So magkaiba po yung total amount ng contribution natin at sa kanilang binigay na total computation. So doon po tayo magbase sa kanilang ibibigay na total computation, okay, sa loob ng ilang taon natin dito sa Taiwan. So, malinaw po, bigyan yung pang-apat na ipaliliwanag ko sa inyo yung kailangan natin o yung requirements na dapat nating dalhin sa pagbalik natin dito sa Taiwan upang maklaim natin ang ating labor insurance retirement benefits na ito. Ito po yung mga kailangan na dapat nating dalhin. So, unang requirement sa pag-claim ng ating labor insurance retirement benefits ay dapat po ay mag-edad po tayo ng 65 years old. Dahil po, yun po yung requirements nila upang ma-claim natin ang ating benefits na ito. Dahil po, kailangan po natin bumalik dito sa Taiwan dahil yun po yung requirement. Sakali man po na hindi na tayo makabalik dito sa Taiwan dahil sa ating katandaan ay ibinigay po nila yung kanilang email upang mag-email tayo sa kanila o mag-connect tayo sa kanila kung hindi na tayo makakabalik dito. Dahil sila na lang po ang bahala kung ano magiging proseso sa pag-process ng ating labor insurance na ito. So, kailangan lang po natin mag-connect sa kanila. So, kaibigan, yung pangalawa, yung mga papers na binigay po sa atin. So, kailangan po natin dalhin ulit yan dahil yan po yung record natin na ibig sabihin po ay nag-apply po tayo sa kanila bago tayo umuwi ng Pilipinas. So, dahil po, yung papel na yan na hawak nyo ay nandyan po yung ating pangalan, ARC number, at computation ng ating makukuha at and then yung contribution natin sa loob ng ilang taon natin dito sa Taiwan. So, kailangan po natin dalhin yan, yung papel na yan. So, yung pangatlo po na dapat natin dalhin sa pag-claim ng ating labor insurance retirement benefits ay kailangan po natin magdala ng passbook. Dahil po, sa pagbalik po natin dito ay kailangan po yung passbook dahil hindi po cash ang ibibigay sa atin dito sa Taiwan.
Bank to bank po ang magiging process, sabi sa amin. So, kailangan nyo po magdala ng passbook. Yun po yung requirements din nila. Pangatlong kailangan natin sa pag-claim. Okay? Yung pang-apat na requirement sa pag-claim ng ating labor insurance ay yung form na nasa kanilang website. So, kailangan po natin ipaprint yun, kaibigan, dahil yun po yung isa sa mga kailangan sa pag-claim ng ating labor insurance retirement benefits. So, kailangan natin ipaprint yun. Para makita nyo kung nasaan yung form na yon ay ituturo ko sa inyo sa kanilang website. So punta tayo sa kanilang website. Tapos type ulit natin yung Labor Insurance Taiwan. Yan po, yan yung logo nila. I-click nyo yan. Tapos click nyo itong nasa taas. At hanapin po natin yung Employer and Employee. Click po natin. Tapos i-click natin yung Employee. Yan. Tapos i-click natin yung how to apply for insurance benefits. Yan, nasa taas. And then, hanapin po natin yung old age benefits. Yan. Click natin. So, scroll po natin to hanggang sa pinakababa. Yan. Tapos, makikita natin itong form downloading. I-click po natin yan. Lalabas po itong labor insurance old benefits application form and payment receipt. And then i-click po natin itong plus labor insurance old age benefits application form and payment receipt. Yan, i-click natin itong plus. Yan, i-download po natin ito. Yan, i-download po. Kahit ano po dyan sa tatlong yan, magkakapareho lang po yan. I-download po natin yung isa lang. Yan, download. Yan. Yan po yung ano, yan po yung form na dapat nating pilapan. Yan, kailangan po natin itong pilapan lahat dahil yan po yung dadali natin sa pagbalik natin dito sa Taiwan. So ayun kaibigan, hanggang dito na lamang po itong video ito. Sana po naintindihan mo kung papaano yung pag-a-apply ng ating labor insurance retirement benefits dito sa Taiwan. So kung naintindihan mo po yung video ito, huwag mo pong kakalimutan na mag-subscribe, click ang bell button para ikay updated sa aking mga susunod pang mga videos. At huwag mo rin kakalimutan na i-share ito sa ating mga kababayan dito sa Taiwan upang maunawaan at maintindihan nila kung papaano mag-apply ng ating labor insurance retirement benefits. So hanggang dito na lamang po, maraming salamat po. God bless.